Hello guys, welcome to my channel. So for today's video ay magha-house tour po tayo dahil gusto kong ipakita sa inyo yung ilan sa mga naging achievement ko dahil sa aking pag-online racket. Wow. So samahan niyo po ako. Alright na. So ayun guys, pagpasok natin dito, makikita po natin agad dito is yung aming garahe. So ito na guys yung aming garahe at kung mapapansin niyo, maliit lang po yung garahe namin dito sa harap ng bahay. Ang kasya lang dito is isang kotse kasi hindi ko naman in-expect na madadagdagan po yung sasakyan ko. So talagang para lang po talaga ito sa isang kotse at ang ginawa ko na lang po is nagpagawa na lang po ako ng garahe pa doon sa likod ng aming bahay para doon ko po maipark yung iba ko pong sasakyan na nabili dahil po sa aking pag-online racket. So ayan dito guys, makikita nyo banda dito na meron tayo ditong mga halaman. So ito pong mga halaman ko na ito is nabili ko lang po last month kasi para sa akin nakakabuhay talaga ng bahay kapag meron tayong ganito itong mga halaman, lalong-lalo na po dito sa harap ng aming bahay. So dito guys banda, so tara samahan niyo ako. So dito guys banda, makikita nyo na meron din kami ditong mga halaman yan. So itong aming bahay is napapalibutan siya ng mga flowers, ganyan. So gustong-gusto ko talaga yung itsura niya guys kasi parang ang saya-saya tignan talaga ng bahay kapag may mga ganitong halaman. So ngayon naman, dito naman po tayo pumunta sa aming terrace. So makikita nyo po yung terrace na pinagawa ko is medyo malawak siya. Kasi guys, malaki yung pamilya ko. Kaya gustong-gusto ko talaga na malawak na space. And makikita nyo dito guys, banda, parang naging playground na lang siya ng mga anak ko tsaka ng mga pamangkin ko. And dito guys, makikita nyo na dito po namin nilagay yung aming Christmas tree. So nakaka-good vibes talaga siya guys, lalong-lalo na kapag umiilaw siya sa gabi. Guys, makikita nyo na meron po kami ditong maliit na table and meron po itong four seaters. So dito po kami madalas na nagkakape, ayan, and dito po kami nag-uusap ng asawa ko halimbawa na meron kaming malalalim na conversation. So ito na nga po yung kabuuan ng aming terrace. Wow. So ngayon pasok na po tayo dito sa aming bahay, pero syempre bago yan ay meron po muna akong gustong i-share sa inyo na isang application kung saan ay napakalaking tulong po nitong application na ito para makapagpatayo ako ng bahay. So ito nga po yung application na tinutukoy ko sa inyo kung saan ay napakalaking tulong po nito para makapagpatayo po ako ng bahay. So halimbawa ay gusto nyo po itong subukan, punta lang po kayo sa description box ng video na ito sa baba, tapos i-click nyo lang po yung link dyan and then i-install nyo lamang po itong kanilang application. So pagkatapos nyo pong i-install ito is mag-register lamang po kayo. So maglalagay lang po kayo dito ng inyong phone number and then makikreate lang po kayo dito ng inyong login password. And dito po sa referral ID, dapat po ang nakalagay dyan is 115386 para meron po kayong ma-receive na libreng pera pagka-register nyo pa lamang dito. Tapos, click lang po natin itong send and meron po tayong ma-receive na OTP code and yung OTP code po is ilalagay lang natin dito tapos click register. Tapos, dito po, i-retype nyo lang po dito kung ano ba yung nakasulat dito tapos click nyo lang po yung OK. So, ito na nga po yung itsura ng kanilang application and dito guys para tayo ay kumita, pwede po tayong maglaro ng kanilang mga games at para makapaglaro po tayo dito ay kailangan lamang natin na mag-cash in. So para makapag-cash in tayo ay click lang po natin yung plus sign o kaya itong wallet sa baba. So dito po pwede tayong mag-cash in gamit yung ating mga GCash account, Paymaya account o yung ating mga bank accounts. So pipili lang po tayo dito ng amount na gusto po nating i-cash in. So like for example, ang gusto po nating i-cash in is 200 pesos. So click lang po natin itong 200. Tapos pipili lang po tayo kung ano ba yung gusto po nating gamitin sa pagka-cash in. And once na makapili na po tayo, ay pi-fill upan lang po natin lahat ng kanilang pinapi-fill upan hanggang makapag-cash in na po tayo. So halimbawa, meron na nga po tayo ditong available balance, ay pwede na po nating laruin lahat ng games na available dito sa kanilang application. So halimbawa naman po ay lumaki na yung pera nyo dito sa paglalaro, ay pwede na po kayong mag-withdraw. So para makapag-withdraw po tayo dito, ay click lang po natin itong withdraw. And dito guys, pwede nga po tayong mag-withdraw gamit yung ating mga GCash account at yung ating mga bank accounts. So ilalagay lang po natin dito yung amount, tapos click lang po natin yung withdraw. And maghihintay na lang po tayo na pumapagawa
pumasok yung ating winidraw dito sa ating mga GCash account o sa ating mga bank accounts. So for more details, pwede nyo pong panoorin yung mga video tutorials ko about dito sa application na ito. Ilalagay ko na lang po yung mga links sa ating description box. So ngayon, pasok na po tayo dito sa aming bahay. Tara na! Sen guys, welcome to our home! So ayan, pagpasok nyo po dito sa aming bahay ay bubungad po sa inyo yung aming living room. Dito po sa aming living room, makikita nyo po dito kaagad yung aming sala set. So kung mapapansin nyo, medyo malaki po yung sala set na binili ko kasi nga po malaki yung aming family. And dito guys, makikita natin yung aming center table. So dito nga po sa living room namin, hindi siya masyadong magamit kasi para sa akin, kapag konti lang yung gamit, parang mas malinis siya tignan. And dito guys, makikita nyo po yung display namin dito, ayan. And ang kapartner nga po nito ay ito. So ito nga guys, yung kapartner niya. So nabili ko nga po ito sa SM Batangas. And binili ko lang siya kasi parang bagay siya sa motif nitong aming living room. And dito guys, makikita nyo nga po yung ceiling namin. So ito nga pong ceiling namin, yung design nga po nito is nakita ko lamang po sa Pinterest. And ayan guys, meron nga po tayo ditong maliit na chandelier. Tapos dito guys, banda, makikita nyo nga po dito yung aming TV. And ito nga po is pinagawa ko lang din. So itong design na ito ay nakita ko lang po sa Pinterest. So ito nga pong design na ito ay isa sa favorite part ko dito sa aming bahay. Dahil nung pinagawa ko nga po ito is talagang nakuha nila yung design na gusto ko. And wala nga po pala akong kinuhang architect o engineer dito sa bahay namin. Dahil mga kakilala ko lang po yung gumawa nito. And lahat po ng designs dito po sa bahay namin ay nakuha ko lang po sa YouTube and Pinterest. And then the rest is galing na lang po sa idea namin ng aking asawa. And dito guys, makikita nyo na meron ako ditong dinisplay na hindi ko alam kung anong tawag dito. So nagandahan lang kasi ako dito nung nakita ko siya sa SM Batangas. At para sa akin, bagay na bagay siya dito sa aming living room. Kaya binili ko talaga siya kaagad. And para sa akin, malaking tulong talaga to para mas mukhang mas maging maganda yung aming living room. So ayan guys, ito nga lang po yung binubuksan namin tuwing gabi, ayan. So ito na nga po yung kabuuan ng aming living room. So ngayon guys, punta naman po tayo sa aming kusina. So kung mapapansin nyo po pala guys, yung kusina namin is tago. Kasi diba kadalasan sa mga bahay, pagkapasok nyo po ng pintuan, makikita nyo kaagad yung kanilang living room, tapos nasa likod yung kanilang kitchen. So ako, ang hinanap ko po talaga na layout is tago nga po itong kitchen. So ayan guys, tara na nga po. So ito na nga guys yung aming kitchen. At makikita nyo na meron nga po kami ditong 8-seaters na dining table. And dito nga guys, banda, makikita nyo na meron po kami ditong mga fake na halaman. So ayan guys, so meron nga po kami ditong nakalagay na bar table. Kasi nung nag-uumpisa pa lang talaga ako na magpagawa ng bahay, sobrang excited ko talaga. Kaya bumili na agad ako ng mga gamit. And yung ibang gamit na nabili ko is hindi suwak sa bahay. Kaya ang ginawa ko na lang is ginawan ko na lang talaga siya ng paraan kung saan siya babagay. So ito nga pong bar table na ito is ginawa ko na lang siyang patungan ng mga halaman na fake. Kasi guys, para sa akin, mas okay naman siya para hindi ganun ka-plain itong aming kitchen. And dito guys, makikita nyo na meron din po ako ditong fake na halaman guys. So ito po talaga is dapat nakalagay doon sa aming living room. Pero dahil hindi siya bagay guys doon, ay dito ko na lang po siya inilagay. And dito banda guys, makikita nyo na meron po tayo ditong painting. At nakita ko lang din po ito sa may SM Batangas. So binili ko siya kaagad. At para sa akin is swak na swak siya dito. Kaya ayan guys, maganda naman po yung kanyang kinalabasan. And dito guys banda, makikita po natin na meron tayo ditong water dispenser. So dito guys sa may water dispenser, makikita nyo nakalagay nga po dito RG Purified Water Refilling Station. So ito nga pong RG is stands for Rainbow Game kasi kami po yung may-ari ng water station. At itong water station is napatayo ko lang dahil lang din po kay Rainbow Game. So sa sobrang pagmamahal ko sa kanilang application is ipinangalan ko po sa kanila ang kauna-unahang business na meron ako.
And dito guys, banda, makikita nyo na meron nga po kami ditong bar table. So ito nga guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina na bumili agad ako ng bar table nung nagpapagawa pa lang ako ng bahay at hindi siya bumagay dito guys. Kaya ang ginawa ko is nagpagawa na lang po talaga ako ng talagang bar table dito. And ang maganda naman po, napakinabangan ko naman po yung mga upuan na nabili ko. So makikita nyo po dito yung mga alak na naka-display. So isa rin po ito sa favorite part ko dito sa aming bahay. Kasi dahil po dito sa bar table, parang nagkaroon po ng buhay itong aming kitchen. And dito guys, banda, makikita nyo nakalagay po dito yung aming ref. Ayan. So malaki po yung ref na nabili ko. Kasi matatakaw po talaga yung pamilya ko. Ayan. So talagang malaking ref na po yung aking binili. So ayan, tingnan natin yung laman ng ref ko. And dito nga po guys, makikita nyo na meron din kaming ganito sa tabi ng ref namin. And ito guys, ito na po yung parang pantry namin. Ayan, so may mga nakalagay dito na mga pagkain. Tapos dito po banda, nakalagay nga po dito yung mga tupperware namin, ganon. Tapos ito nga po yung aming lababo. Pero hindi kami madalas dito naghuhugas ng plato kasi meron pa po kaming dirty kitchen. And dito guys banda, makikita nyo na meron po kami ditong larger man niya. Ayan, so minsan lang po namin to nagagamit. Pero maganda siya guys. Ayan, ganyan siya. Tapos i-close mo lang kapag hindi mo nagagamit. Nag-ground ako. And dito guys, banda sa likod, makikita nyo na meron kami ditong vacuum cleaner. Ayan, dito namin nilalagay. Tapos ito po yung lagayan ng bigas namin. Ayan, malaki na guys yung binili naming lagayan ng bigas. Kasi matahaw talaga kami dito sa bahay. And makikita nyo guys, yung mga bintana namin is naka-blinds lahat. Kasi guys, para sa akin, mas nakakalinis tingnan kapag blinds po yung gamit natin. Kasi napakarami kong nabiling cortina. And nung kinabit namin siya, talagang parang madumi siya tingnan. Kasi nga meron akong maliliit na anak. So talagang nag-decide kami na blinds na lang yung ilagay namin sa mga bintana. And ngayon pupunta naman po tayo dito sa aming dirty kitchen. Ta-ta-na! So dito po sa aming dirty kitchen, makikita nyo na meron po ulit kami ditong dining table. Ayan. So mas madalas nga po na kumakain kami dito kasi presko yung hangin. And dito guys banda, makikita nyo na meron din po ulit kami ditong lababo. Ayan. So tara dito. So and guys, makikita nyo na meron kami ditong lababo. So mas gamit na gamit itong lababo na ito. Dito namin madalas hinuhugasan yung mga plato. And meron din kami dito guys, lutuan. Ayan. So dito kami nagluluto. And meron din po kami ditong mga cabinet. And dito guys banda, makikita nyo po na meron kami ditong washing machine na automatic. So itong washing machine na ito guys is hindi siya sobrang gamit na gamit. Kasi mas gusto namin yung washing machine lang talaga, yung hindi automatic. Kasi pag dito namin nilalabhan yung damit namin, parang madumi pa siya tignan, ganyan. So minsan lang namin to ginagamit kapag nagmamadali. And dito nga guys banda, makikita nyo nakalagay yung bike ng anak ko. And ito is parang hallway siya. Ito yung kaduktong nung papunta sa aming garahe. Ayan. Ayan siya. Open air lang po itong aming kitchen. At mas masarap nga pong kumain dito kasi nga presko yung hangin. So ngayon punta naman po tayo sa aming mga rooms. Oy, nakaharang yung electric pan. Alisin natin.
So ngayon, pupunta naman po tayo dito sa room ng anak ko na lalaki. Ayan. So ito nga po yung kanyang room. So ang favorite color kasi talaga ng anak ko is green. So hinaluan na lang namin siya ng blue and black kasi panlalaki naman siya. And pagkapasok nyo guys, makikita nyo nga po yung kanyang higaan. So ayan, makikita nyo na punong-puno ito ng stuffed toys. And dito guys, banda, nakalagay yung kanyang aircon. Tapos yung color ng kanyang blinds is color green din. And dito guys, banda, makikita nyo nga po yung kanyang cabinet. So, ayan, ang lucky guys ng pinagawa kong cabinet sa kanya. Kasi guys, napakaganda niya kasi maluwag siya sa loob. At the same time is napakasimple lang ng kanyang design. So, ayan guys, color green din yung pinagawa ko kasi nga ito yung favorite color niya. And dito guys, banda, makikita nyo na may pinagawa rin po ako dito na parang lagayan niya ng mga gamit. So, ayan. So, mahili kasi yung anak ko na mag-design ng mga gamit. Ayan. So, siya talaga yung may gusto nito. Kaya nagpagawa ako. So, meron siya ditong laptop. So, ito yung ginagamit niya sa kanyang online class. And ito yung iba sa mga toys niya, dinisplay niya dito. Tapos, ito nga po yung kanyang mga books. And ito yung bala ng kanyang PS5. Ayan. So, meron siya ditong chessboard. And meron siya ditong Monopoly kasi mahilig talaga yung anak ko sa ganyan. And meron siya ditong malaking car. And dito guys, dito nakalagay yung bala ng mga barilin niya. Tapos dito nakalagay yung remote control ng kanyang mga cars. Ayan. And ito guys yung bag niya. So makikita nyo na meron ditong malaking whiteboard sa ilalim. So ginagamit namin yan kapag nire-review namin siya, lalong-lalo na kapag meron siyang exam. And meron siya ditong mini basurahan yan. And ayan, so meron din siya ditong parang aircon na electric fan. So ginagamit namin to minsan. Pero meron din siya ditong aircon na sarili. So minsan lang namin to nagagamit kapag merong bisita. And ito nga po pala yung ceiling ng anak ko. So ayan guys, ang nag-isip ng design na ito is yung aking husband. So simple lang po yung pinagawa naming ceiling sa kanya. Tapos ito nga po yung kama ng anak ko. Ayan, sobrang dami niyang stuffed toys. So siya lang po mag-isa yung natutulog dito. And sobrang hilig talaga niya na bumili ng mga ganito. Every time na binibili ko siya ng mga ganito sa mall is dinidisplay niya kaagad dito sa kanyang kwarto. So ngayon punta naman po tayo sa room ng aking anak na babae. So tara na! So pagkagaling natin dito sa room ng anak kong lalaki, ito naman po yung room ng aking unika iha. Ayan. So ito nga siya guys. Makikita nyo na color pink siya. Ayan, ito kasi yung favorite color ng anak kong babae. So madalas ako ditong nag-vlog. So kung makikita nyo yung mga videos ko, ito po yung aking background. Pero ngayon, dun na po ako nagre-record sa aking kwarto. So ayan guys, makikita nyo na yung display po niya dito is puro stuffed toys lang. Kasi mahilig din siya sa stuffed toys. And yung iba nga pong toys niya is nilagay niya rin dito. Ayan. So hindi pa ako masyadong nakakabili ng mga pang-display niya dito kasi bata pa naman siya. So ang balak talaga namin kapag medyo lumaki na siya is bilhan namin siya dito ng laptop. Nalagay namin dito yung laptop niya, ganyan. And then yung kanyang mga books, ganyan. So ngayon dahil bata pa naman siya, so ito na nga po muna yung itsura ng kanyang ano ba to? Study area. Ayan. Tapos ito naman po yung cabinet ng anak ko. And makikita nyo nakatulad lang din siya ng cabinet ng kuya niya. So color pink nga lang po ito. So maganda siya guys. Sobrang luwag ng loob nito. So hindi ko na lang i-open kasi medyo magulo yung damitan nila. And dito guys, makikita nyo na meron siya ditong malaking Hello Kitty. Ayan. Ito yung niyayakap niya tuwing gabi. And ito nga guys yung kanyang kama. Ayan. So, sarap matulog dito. Ayan. So, ito nga yung kama ng anak ko. And makikita nyo yung blinds, color pink din siya. Tapos, ito nga yung aircon. So, ito rin guys yung kanyang ceiling. Ayan. So, makikita nyo guys, sobrang simple lang din ang design namin dito. So, ito na nga po yung kwarto ng aking anak na babae. So, ngayon, punta naman po tayo dito sa may toilet. So, ito nga po yung main toilet namin. So, nasa gitna siya ng kwarto ng mga anak ko. Para kapag gumigising sila sa madaling araw, is madali silang makakapag-CR. So, ayun, open natin. And, maliit nga lang guys ito. So, ang mali nga lang po na nagawa nila dito is, dito nga nakalagay yung bukasan ng ilaw dito banda. So, dapat talaga dito siya. Ayun, i-open ko lang. Tcharan!
ayan. So, maliit lang guys yung main na toilet namin dito. Ayan. So, dito nga po nagsi-CR yung mga bisita namin, yung mga anak ko. Ayan. So, ayan. Sobrang liit lang niya. So, hindi pa nga po ako nakakaligo dito sa toilet na ito. Since ginawa ito kasi mas ginagamit ko yung aming master's toilet. So, ngayon, punta naman po tayo sa aming master's bedroom. So, ayan guys, makikita nyo na dito lang sa tabi ng kwarto ng anak ko yung aming master's bedroom. So, i-open ko na siya guys. So, welcome to our master's bedroom. So, i-open na natin yung light. So, ayan guys, makikita nyo agad dito guys yung ceiling na pinagawa namin. Ayan. So, itong ceiling na ito is nakita po namin sa Pinterest. At nung nakita ko talagang iyan agad yung pinagawa ko kasi sobrang simple niya lang. Pero ang ganda-ganda niyang tingnan. So, pagkapasok po ng pintuan, katabi niya itong cabinet na pinagawa ko. Ayan. So, sobrang laki nito. Itong part na ito is damitan ng asawa ko. And then, yung part na yon, yun po yung damitan ko. So, ayan. And makikita nyo na meron tayo ditong TV. So, ito pong TV na ito is ginagamit ko para ma-monitor ko yung mga CCTV cameras na nakakabit sa paligid ng bahay namin. Ayan. So, para ito sa safety purposes. So, itong TV na ito, hindi ko talaga siya pinamimigay. Hinihingi talaga siya ng mama ko pero hindi ko siya binigay kasi itong TV na ito is kauna-unahang TV na nabili ko dahil sa online racket ko. So, talagang meron po itong sentiment mental value sa akin. And dito guys, banda, makikita nyo na meron tayo ditong maliit na mirror. Tapos, dito nakalagay yung dalawang bag ko na madalas kong ginagamit para hindi ko na siya mahirap kunin. And, nandito nga po nakalagay yung aking camera. Tapos, dito guys, banda, makikita nyo nakalagay po dito yung aming higaan. Nakakapagod. Hinihingal na ako. So, ayan ito guys, yung higaan namin. And ito nga po yung color ng aming blinds dito nga po sa aming master's bedroom. So ayan, kaming dalawang mag-asawa lang yung natutulog dito, syempre, ayan. And dito guys, banda. So makikita nyo dito, meron din kami ditong aircon guys. And meron kami ditong treadmill. Pero hindi ko siya masyadong nagagamit kasi nakakatamad. Pero malaking tulong din to guys kapag halimbawa na gusto nyo talagang magpapawis at gusto nyo mag-diet, gusto nyo mag-exercise. Malaking tulong talaga siya. So, tamad lang talaga akong gumamit nito. Kaya makikita nyo, mataba tayo guys. Ayan. And dito guys, banda, makikita nyo yung working area ko. So, dito ako nagtatrabaho. Ayan. So, meron ako ditong gaming chair. Tapos, dito ako nag-e-edit. Minsan, ganun. Dito ako nagre-record. And dito guys, banda, makikita nyo na meron kami ditong painting. So, itong painting na ito, ito talaga dapat yung nakalagay sa aming living room. Pero, hindi siya bagay guys. Kaya, nilagay ko na lang siya dito. Ayan. So, dito guys, makikita nyo yung aming ring light. Ayan. So, malaki nga po yung ring light na binili ko. Para naman magmukha tayong makinis sa ating mga videos. Ayan. And dito guys, banda, makikita nyo nga po yung aming CR. So, ayan. Sira na yung CR namin. May kwento talaga kasi to. Kasi, ikwento ko lang. Kasi ito guys, nung pinagawa namin to, so nakinuman kami ganyan. And nung nalasing ako, nagpunta ako dito sa CR. So, hindi na ako naririnig ng asawa ko, nakalak. Hindi niya naririnig yung boses ko. Kaya ang ginawa niya, sinira niya yung pintuan. And pagkita niya, tulog na pala ako sa loob ng CR. Kaya, yun ang history nitong aning pintuan. Ayan. And then, ito na siya guys. So, ito yung aming CR. And makikita nyo dito guys, meron tayong maliit na salamin. And dito ako nagtutubrush ganyan. And ito yung mga stocks ng aming CR, yung mga gamit. And then, ito na guys yung aming bowl. Ayan. So, dito yung aming pupuan. And dito yung aming liguan. Ayan. So, tara! So, dito guys, makikita nyo na meron tayo ditong mirror. And ito yung lagayan ng maruruming damit namin. Ayan. Tapos, ayan, meron tayong paganyan dito. Oh. Oh, diba? Tapos, punta na po tayo dito. So, dito guys, meron po tayong shower. Ayan. And meron tayong heater kasi kapag walang heater, hindi po ako naliligo. Tapos,
dito yung mga shampoo na ginagamit namin. Ayan, meron ding gripo dito. Tapos, dito namin nilalagay yung aming mga towel. So, ayan, ito yung CR na mas madalas namin gamitin. So, ngayon naman, libutin natin yung paligid ng bahay namin. So, ayan, tara na. So, ayan guys, dito makikita nyo na may halahalaman tayo dyan. And ito guys yung aming area. Ayan. So, dito guys, ito yung bahay ng mama ko. Ayan, o, diba? May bahay na siya. Tapos, dito guys, makikita nyo yung mga apartments na napagawa ko. And syempre, katas yan ng Rainbow Game. And ito guys, yung likod namin, makikita nyo na malawak yung likod namin. So, ito yung naging garahe namin. Ayan. And makikita nyo, ito yung likod namin, napakalawak niya. Ginawa na lang namin siyang parang basketball court. So, ito yung likod namin. And dito banda, makikita nyo yung aming, ano ba to, washing area? Ito, dito kami, dito naglalaba, ayan. And makikita nyo si Kuya Glenn, naglilinis siya ng motor. So, ngayon, makikita nyo na meron ditong maliit na room. So, tara. So, ito guys, maliit na room na ito ay music room namin. So, dito kami nagkahantahan, dito kami nagkakasiyahan, ayan. So, hindi ko muna siya i-open, siguro sa next vlog na lang kasi masyado nang mahaba yung video. So, ayan guys, thank you sa panonood and have a good day!